Wala, matagal na. Maliit pa lang sila. Pwede ko po bang makita yung pagyakap niya sa anak niya? Hindi niya ba maano? O si ate na lang yayakap sa tatay. Oh, di ba? Pasarap sa pakaramdam. Pasensya ka na. Ano man ang nasabi ko. Mm-hmm. Pasensya na tayo. Oo. Pagpasensya ko kayo. Patawad mo rin ako. Kasarap sa puso na nagmamahalan lang. Wala pong ano. Tayo okay lang ha. Gusto ko po kasi ay mag-usap-usap po kayong mag-aama, no? Okay lang po, no? Okay lang sa akin. Okay lang. Talagang... Ah, tatay? Kalimutan na po yung mga nakaraan. Kaya nga. Dapat kalimutan nga dahil ako ay magulang. Kaya lang doon sa masakit na nakaraan nga natin, ikukwento ko lang sa inyo. Uh-huh. Na ako, isang magulang na bilang magulang niya, tagtarin niya ako ng mura sa karamihan ng tao. Bagsakan pa ako ng batong malaki, mabuti na lang. Hindi madurugin pa ako. Halos bumubula ang bibig ka ng mura sa akin. Kaya nga po, ayusin natin, Toy, no? Mabawasan man lang po yung sakit po dyan sa damdamin nyo. Kasi maiksi lang po yung buhay natin, Tay, no? Ang mahal niyo po sa buhay. Hello, Nay. Good morning po. Kumusta po kayo? Ito po, namamasok. Tabi po kayo kay tatay. May dala po akong pagkain. May salo-salo po tayo. Gutom na daw po si tatay. Kumain na po kayo? Hapo, almusal na. Okay. Tay, wala mong kiss. Ha? Parang napasmilo kayo. Parang ang saya niya po. Sumaya na. Was it? Parang nanarewa. Was it? Ano nang pinagsasabi niya, hindi naman totoo. Hiwalay naman tayo. Hiwalay nga tayo, pero namamasukan ako. Nandito bahay natin. Sabi, sawa na. Hindi, hirap na. Nang hiwalay, wala na gamit ko dyan. Nay, kumusta po? Sabi po ni tatay, ang kwento niya na nakarating na po sa inyo. Kumusta po? Bakit ano po bang nangyari? Ang inaano ko lang ho, kasi sana ano yun niya na ano, namamasukan ako. Nandito siya. Eh, dapat unawain niya kasi hindi ko naman maiwanan yung matanda dahil hindi pwede mo lang kasama sa gabi. Ah, caregiver po kayo. Matanda ang alaga ako. Oh. Siguro naiinip. Na ano siya, dahil dyan lang ako, hindi ko siya nauwian. Eh, siyempre na ano naman ako doon sa anak nung amo ko na huwag kong iiwanan yung matanda. Misang dadalaw ako dito, sandali lang, oras lang. Siguro na ano siya, kaya naaburido. Kaya kung ano-ano pinagsasabi na hiwalay kami, ganun. Samantala nung birthday niya, pinaghanda ko pa. Doon na kami kaya hiwalay sa birthday namin. Apo, ano po ba talagang tunay na nangyari doon, Nay? Alam, kung nagkagalit lang kami, sa gamit lang yun. Pero gano'n niyo kamahal si tatay ngayon? Naku po, kung hindi ka po mahal na mahal dyan, eh ilang taon na kami sasama, puro ako naghahanap buhay. Sabi nga po ng mga anak ni tatay, sobrang mahal niyo siya. Pinipiis ko lang talaga para ka ako magbago. Pero alam niya, ugali ko, hindi ako makatiis kahapon. Sabi niya, magpadala ako ng pamasahin niya. Eh, umuulan naman kahapon, hindi ako makalabas, hindi ako makapagpalot. Nung hapon, minto, saka ako nakapagpalot, tumawag ako doon. Yung uncle niya nakasagot, nandito na nga daw. Okay. Ano po yung laman po ng puso niya na gusto kong sabihin sa asawa po niya? Sabihin mo po. Kumbaga sa ano, huwag mo kim-kibit at masama yun. Sobrang bigat na ba, Nay? Inaano ko nga lang sa kanya. Hindi na sa makapaghanap buhay. Ako na lang. Ang gusto ko po sana kung ano yung pinupunda. Huwag niya yung inaalis. Doon sumasama ang loob ko eh. Imbes na yung kikitain, mahihaan po sa bahay, eh hindi, tutubusin mo pa yung mga nakasangla na ano.
Eh, yun ang sinasama lang ng loob ko sa kanya kahit tinitiis ko siya. Pero hindi baga sa ano natiis talaga na ano. Baga sa ano, mag, ano man lang, maisip niya na siguro kaya ako ginaganon dahil nga sa ginagawa niya. Magpakapino naman siya. Eh hindi ko naman din siya pababayaan. Eh kung talagang gusto ko siyang pabayaan, gaano bang umalis ako dyan, tumuwi na sa amin. Ilan naman ang ano ko, kaya nga sabi ko nga sa isip ko nandun ako. Mag-ano lang ako ng isang makukuha lang ako ng puhunan, babalik na uli ako din eh. Eh hindi nga ako makaano kasi na-overvalue ako, nagpadala ako sa mga anak ko. Tapos nung gumastos nga ako nung birthday niya, eh ngayon lang naman ako nakakapagpandala doon, kaya inaano ko kahit na mag-overvalue ako. Kaya na itong ano na to, wala rin akong sasahurin. Kasi inuuna ko nga rin yung bahay. Kaya po maganap ng bahay ngayon, eh meron 2,000. Eh magkano lang naman nasahod ko? 5,000. May kuryente pa, may tubig. Eh buti nga dito, 400. Iigib ka lang. O kaya yung utos sa mga bata na makiigib, babayaran mo. Okay. Nay, kaya po ako nandito. Gusto ko pong ayusin nga po kayo, yung mga anak po niya. Sa tingin niyo po, ano po yung talagang problema kay tatay? Yung problema nga lang po sa kanya, kaya siya, ano, yan, yung sugat niya, hindi gumagating, kaya nga, inaano ko rin na, ano. Linawin ko lang po, ha. So, nung nagkita po tayo, napacheck up niyo po, gumaling daw po. Oo, gumaling naman, natuyo, dahil nilalanggas pa nga ng bayabas. Opo, bumalik po. Bumalik na naman. Ah, bakit po bumalik? Yan na, may sumabong na naman pala. Panibago ulit yan, ito lang bumalik. Kasi po nung ano, may 11 akong pumasok eh, hindi ko na nga naasikaso. Nung nandito ako, nalalanggas-langgas ng bayabas, saka na ano mga gamot. Okay. Nay, gusto ko kayo po yung tanungin ko. Kumusta po si tatay sa pag-inom? Ayan naman po, umiinom pero pinaiinom lang din pag ano, dinadayo siya din eh. Eh sinasabi ko naman din sa kanya, tigil-tigilan nga niya yung inom. Eh hindi naman po kasi, hindi naman araw-araw din talaga umiinom pag dinadayo lang siya. Okay. Nari kagaya ni Pony, yung hindi nang magawa ng bahay. Pumupunta siya doon, ganun. Eh minsan maabutan niya umiinom, nakikitagay-tagay. Eh yun ang ano ko rin nga sa kanya, iwas-iwasan niya nga. Ano pong masasabi niyo sa samahan po, relasyon po ng mga anak po niya tsaka si tatay? Maayos naman mga bata na yan. Pag wala kami, binibili rin siya ng gamot. Apo. Inaanuan din kami. Yes, eh, inaano ko naman, kaya rin naman ako namasukal. Hindi, siyempre may pamilya naman din sila. Apo. Hindi naman pwede yung sa kanila kayo palagi ahasa. Tama po kayo. Ano po masasabi niyo doon? Ano po yung problema po nila ngayon? So parang sobrang lalim po ng galit to ng mga anak. Hindi po, ganyan lang po yung mga bata na eh, pero hindi natitiis sa magulang. Nung napagmulan lang doon, nung nagpadala ako ng isang viejo na hindi ko napabigay sa kanya nga. Dahil nga may pera pa siya, pag mga ako naubos na sa kanya na lang ibigay, yun lang ang pinagmulan ito. Pero hindi naman nung matiis yung mga bata na yun. Magbabait din nung yan. Okay. Gusto ko po tulungan niyo po ako, Nay, na mapagkasundo yung mga sa loobin o yung sakit po ba na nandun po sa mga anak na mga bata. Tatay, anong gusto mo nyo sabihin sa asawa nyo? Wala po po kayong sasabihin? Wala ka akong masabi dahil umalis na rito talagang baga sa ano, para ako naputulan ng kamay. Pati yun lang, masabi. Gamit din yung pang sain ko, wala na. Hindi na lang yun. Kain na lang. Di po ba kayo magte-thank you sa lahat po ng sakripisyo po ng asawa niyo? Well, talaga ako nagpasalamat sa kanya. Hindi rin naman din ako Gusto ko lang pong ma-open sa inyo. Gusto po ni Tatay Roger, kapatid mo ni Tatay, i-rehab na lang po siya, DSWD po. Ano pong masasabi niyo po doon? Sa ano-ano mga matatanda? Kaya nga ako uuwi para maasikaso na siya, kaya sa nag-aabulit yung ganyan kasi wala nag-aasikaso. Pero kayo ano po, sa asawa po nyo, ayaw po niya talaga? Ayaw ko rin. Sila nagsasabi lang, paano, hindi naman sila palagi dito. Papunta-punta lang. Ganito na lang po, Nay. Kaya po ako nandito.
gusto ko po mag-usap-usap. Tulungan niyo na lang po ako na mapag-ayos po natin, no? Para mawala na po yung mga ano, yung mga sama ng loob, kasi maiksi lang po yung buhay natin. Yan naman mga bata na yun, hindi naman matitiis sa magulang. Na ano lang siya, pero kahit napaparin din sa pinababayaan, sa tinitiis. Dahil pag umalis naman ako, kung pumasok ako, ano yun yung papa niyo, pambigyan-bigyan niyo kung ano. Sinasabi ko naman yung kahit naman galit ako na ano sa kanya noon. Tawagin ko lang po, no? Okay. Ito, para maayos na ni tatay talaga, kung si tatay po yung may problema. Ano po yung gusto niyong baguhin ni tatay na ikinakasama po ng loob niyo? Yun nga, yung tulad nga kung nasabi ko kahapon, hindi nga namin natutusan yung pangangailangan niya ng lahat. Pero inano ko naman sa kay papa, hindi naman sana niyang ikwento nga sa ibang tao na hindi namin siya pinapakain, hindi namin siya inauruga. Eh kung hindi namin siya inauruga, eh dahil namatay siya sa gutong. Sino magpapakain ng tao? Tama na. Tama nga, ikaw nang gutong niya. Paano kaya nga kayo pinagkakasundo? Kaya nga, ikukwento ko lang. Hindi naman sa masamang kuha. Pero nasa ko rin itong kumain ng dalawang pinapay lang hanggang magkapamagdama. Saan mo naranasan yun? Pa ilagay mo na yung bibigyan? Pero doon, nung nag-inuman sila dyan, ako nasa bahay. Uy, di ba binuntahan kita? Hindi, binuntahan kita. Tinanong kita kung kumakain ka, sabi mo, ayaw mo, dalawang pinapay lang kapat, di mo kadigang matagot na sigura mo. Apo, apo, ate, linawin ko lang. Kasi po, may nasabi si tatay. Yung po sinasabi niyo daw po na pagsumpa, hindi po ganun yung pagkakasabi niya. Ay, sinabi ko talaga niya, tatay, bumunta sa mga tao, narinig ng mga apo, tao. Ano po yung sabi? Ang sabi niya sa akin, ako na may mga matay nga sa panganganak. Linawin ko lang kay ate, no, sa anak po niyo. Sabi po kasi ni tatay, parang yun nga, bumubula daw po yung bibig nyo sa kakamura sa kanya. Kaya po niya sinabi sa inyo na baka bumalik po sa inyo yung sinasabi po nyo. Kaya po siya dahil nga doon, sinabi niya. Ba't kita mumurahin? Hindi, tatanong kita pa. Bakit kita mumurahin? Nang ganun lang sa sabi, kay Lino-Lino na sabi ko sa'yo, kaharap si Kabao ni Chibay. Nung sinita kita, nung sinita kita na yung bakit mukha ko sinanla yung kawali. Lasing na kasi kayo eh. Lasing na ko kasi sila noon. Mahinahon lang po ate, mahinahon lang po. Para, gusto niya umibabaw yung kanya. Hindi naman eh. Nung bagsakan niya ako ng malaking bato, kung hindi lang siguro sa dahil sa Panginoon Diyos na. Eh, oh, ayun, talaga nasa, so, naano ko talaga yun. Dahil kasi sa tama na nga, nagalit ko na nga sa kanila. Kasi sinabi niya nga sa akin. Iform pula sa iyo. Gagawin ko ba sa kanya kung hindi siya nagsatala sa akin ng gano'n? Put! Matay ka na sa anak. Anak. Eh, kung di mo ako isinumpa. Ay, wala pa, hindi pa. Ayun pa lang ang salita ko. Anak, baka bumilta sa Diyos, mamatay na ako. Isinumpa mo na ako pa noon bago ko ginawa sa'yo. Wala. Hindi rin kasi tatanggap niya pagkakamali at iba na nga ugali niya. Dati, Papa, sinabi ko na ho sa inyo kahapon, di ba? Dati, napakabait ko talaga niyan. Ang lawain, ang pagbigay sa amin niya. Lasing po si tatay. Lasing po sila. Baka naman tayo nakalimutan nyo na. Eh, hindi ako marunong makalimutan. Talaga, totoo yun. Eh, hindi ka pala marunong makalimutan. O, sige ganito. Parang nakalimutan yung mga pag-asikaso namin sa iyo. O, yun pala eh. Pag-asikaso ba? Ay, tingnan mo. O, sige ganito tayo. Sige ganito po. O, wag na naman nating ano. As in, kalimutan na po natin. Wag na ho nating ungkatin na lang po yun. Ano na lang po? Pagpatawaran na lang po. Pasensya na ho kayo. Sa ngayon mo eh. Ilang humo na sinabi ko sa inyo kahapon, diba? Sa mga sinasabi niya, ito lang yun, sabi niyo, sa mag-ano, puro siya naman ang... Pero, diba, alam niyo naman, pagka sino nagpapakababa... Kaya kung kami magkagalit niya, eh, hindi naman wala wala pag umahal po namin sa kanya. Kasi magulang namin yan eh. Ganun. Kung di dahil sa kanya, hindi mo kami mabuhay sa mundo ito. Opo. Ako, nagsisisi talaga, nang namura ko siya, sinabi ko sa inyo, opo, magulang ko pa rin siya. Siguro yung pride po, tatay, ate, siguro tanggalin po natin ngayon. Sa akin, madali. Madali kung kanin yung aking pagkaano, pagka magulang. Dahil ako yung magulang nila. Sige tay, ano pong gusto niya sabihin sa anak niyo? Pasensya na siya. Kung anong nasabi ko, noong panahon na ito, hindi ko talaga isinupa. Hindi ko sinupa sila. Dahil ayaw ko na madama yung sanggol. Ayoko lang kung kasing tumawag ako talaga yung nakarinig na yun. Ayoko lang kasi madami talaga. Siguro kalimutan na natin yan, ate. Gano'n lang ako. Nasabi na lang. Nasabi na lang. Ako nakasalanan ng matagbungangan. So sorry daw po, sabi ni tatay. Gano'n din ako. Pasensya na rin siya. Kung namura ko din. So, dalalang din ng... Siyempre, buso nga ako ng galit din. Pero kahit na no, mahal na mahal ko pa rin. See? Kasarap po sa pakiramdam yan. Alam naman po niya yun eh. Oo. Hindi naman sa pinitiis pag ano sa labi.
dahil nandito, alam ko naman yung mga anak-anak. Para ko kayong pinagbiyak nga po ng bunga eh. Hindi nga alam may testo. Oo. Oh. Tay, kausapin niyo yung anak niyo. Si tatay kasi parang ang tigas ng puso, hindi mo makapagsabi mga... Oo, sabi ko nga sa hindi tayo sabi sa amin, mahal kami yan, pero naramdaman naman namin. Pagmamahal namin sa kanya, hindi ko mahal sila, hindi ko na binalikan yun. Napakatagal kong nawala rito. Mahigit 10 taon. Pero bumalik ako. Dahil sa mga anak ko nga na yan. Tay, kailan po yung huling yakap niya sa anak niya? Wala, matagal na. Maliit pa lang sila. Pwede ko po bang makita yung pagyakap niya sa anak niya? Hindi mo ba maano? Si angkat O si ate na lang yayakap sa tatay. Di ba? Pasarap sa pakaramdam. Pasensya ka na. Kaya ano man ang nasabi ko. Hindi. Pasensya na tao. Oo. Pagpasensya ko kayo. Patawad mo rin ako. Pasarap sa puso na nagmamahalan lang. Wala pong ano. Maiksi lang po yung buhay natin, Tay. Kailangan po tayong ano, magtulungan, magmahalan. Ganyan man po yung buhay natin, pero pagka nandun po yung respeto, pagmamahal sa isa't isa, ayan, napakasarap po sa pakaramdam. So, okay na po siguro sa akin yun. At least, meron na tayong ano, baka pwede na tayong kumain. Kain na po tayo. Gutom na daw si tatay. Baka pwede mong pag-ano si tatay. Hindi mo makakain sa ano po ba, saya? Ang saya po ng pakaramdam po, ano? Okay na, tay. Okay na, ha? Wala nang pataasan ng ano, tay, ha? Oo. Oh. Sa panahon na to, sa laki po ng problema po ng ating bansa, hindi na uuso ngayon yung pataasan ng ano. Ihi, sabi nga po ni nanay. Nakwento po kahapon sa akin ni ate, sinimulan niyo yung parang pangkabuhayan niyo noon, yung ano lang. So, alam niyo naman mga tao, mahirap, dimit, hindi mababayan. Sige po, simulan po natin ulit kaya. Ganito po, napakasaya po ng puso ko kasi nandyan po kayo at alam ko yung inyo pong pagmamahal sa inyong asawa. Gusto ko po, bigyan ko po kayo ng 10,000 nang gagaling sa akin, pansimulan niyo, no? Tapos yung 10,000, gusto ko po i-save nyo parang pampacheck up at saka po pang gamot. Okay? Kuya Darius, yan naman. 20,000 para ano. So iniisip po namin sino po yung pwede niya makasama na pwede pong, kasi hindi ko talaga siya mababantayan kasi umiikot po tayo. Naisabihin ko lang po sino po yung mga kasama ko dyan, no? Yung pong 10,000 galing po sa akin, pang simula niyo po yun, no? Tapos po yung 5,443.20 nagpaabot po ng pagmamahal yung From Canada Philippines Guardian Brotherhood International Organization Care of Joby Sakal. Tapos po, yung pong 4,515.19 galing po yan kaya don't mention po pala to kay Tita Connie. Ayan po. Pasalamat po kayo. Marami pong salamat sa binigay niya pong tulong sa amin. Malaking bagay po to para po sa pag-uumpisa po ng pampuhunan at pampagamot po ng asawa ko. Maraming salamat po sa inyo. Opo, tay. Kaya po. Maraming salamat sa amin at tulong na ginawa niyo sa amin sa pagpagamot ko at pagsimula pag-negosyo ng asawa ko. Sana po mapaunlad namin. Opo. Pero tayo, tulungan niyo po yung sarili niyo, ha? Sabi nga po nung anak niyo, kahit paulit-ulit to kayong tulungan, pero hindi niyo tinutulungan yung sarili po niyo, no? Kung mahal po niyo yung mga anak niyo, yung asawa niyo, tigilan na po yung inom. Mahalin niyo po yung sarili po niyo, no? Kung gaano po natin kamahal si nanay, dapat ganun niyo rin po kamahal yung sarili po niyo, no? Okay. Nay, tulungan niyo po ako na mapagaling po yung mga sugat ni tatay, no? Kasi pagka okay na ho yan,
Eh, makakapagsimula na rin po si tatay. Makakapagtulungan po kayong dalawa. At hindi ko siya kasi mababantayan kasi umiikot po tayo, no? Okay. Kasi maraming din po tayong mga kababayan na naghihintay po sa atin. Ano po yan? Kasi gusto na hulak si Marcia, baka magpaalam na lang po siya. Takot na rin po kasi siya doon eh. Matanda rin po kasi inaalagaan niya. Okay. Nakapagod na nakawarig po kami. Okay. Siguro naman po yung 10,000 na budget doon sa pang medical po ni tatay. Tatagal po kaya yan ng mga dalawang buwan? Dalawang meron po ano, pagka, basta naman pagka napunta po ako, kumustahin ko po kayo kung meron po akong pambili ng gamot, no? Para maano natin. Kasi importante po yun para makapagsimula po si tatay, no? Sa kanya pong mga gustong gawin. Okay, yun lang po at masayang-masaya po ako na... Salamat sa inyo. Opo, naliwanagan na po ako ngayon sa mga nangyayari. Dala lang po talaga sa kagipitan. Dahil kami nagkakahiwa-hiwalay. Nagkakagalit-galit. Ganun. Opo. Pero sabi nga, pagkatulong-tulong, kahit gano'n pa ho kahirap yung ating problemang pinagdadaanan po ngayon, gagaan po yan pagkatulong-tulong po ang pamilya. Basta tatay, sa binubuo po nating isang pamilya, pagka gusto nating maging masaya, isentro po natin ang ating Diyos sa araw-araw po na pamumuhay po natin, no? Yung respeto, pagmamahal sa ating pamilya po. Yun po yung number one tayo, no? Yun, sana po kapulutan po natin ng araw lang. Kwento po ng buhay ng pamilya po na to na hindi pa naman po ulit ang lahat. Hanggat maaga po yung pagmamahal po natin sa ating mga magulang, sa ating mga anak, kaya iparamdam po natin, no? Maraming maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga Katekang Family, Katekang Family Sponsor, sa mga nagpaabot po ng pagmamahal ng ating Gerson. Maraming maraming salamat po at bahala na po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng ipong pagmamahal sa mga kababayan po natin. Muli guys, pagpalain po tayo ng ating Diyos, ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. That's it. Okay. Diba? Kasarap sa pakiramdam. Medyo? Kinikilig daw si ate. So, paano po tayo? Salamat po. At tayo, sabi ko sa inyo, ingatan niyo po yung sarili niyo. Sinabi, magtatanda ko na yun. Okay. Sige po. Ingat po. Salamat po.